gusto niya magbago yung mga taga rito. Tapos nang umuwi na ako dito, ganun na nanggamot na ako. Sa gitna ng interview, bigla na lang siyang tumigil magsalita. At ito na ang mga sumunod na eksena. Kim, palagi kayong magdadasal. Sinasaniba na raw siya ng kaluluwa ng bangkay na hindi nabubulok. O halos siyam na dekada nang hindi raw nabubulok ang bangkay na to. Ito ang katawan ni Maria de Juan Basanes o mas kilala bilang Lola Bebe o si Lola Ibe na namatay noong 1929 matapos ang 10 years. Sa kwento nila, yung usual siguro na living date ang pagpalibing sa kanya. Kaya lang, ang ano lang talaga doon is yung after 10 years. Nung may ano na siya, may ililibing na bago. Tapos yung itsura talaga nung katawan niya, so parang bagong nawala ng hininga. Simula noon, hindi na nila ibinalik sa hukay si Lola Ibe at ginawa na lang siya ng sarili niyang shrine. Ang kalagayang ito ay tinatawag na incorruptibility. Kapag mabagal ang pagkabulok ng katawan ng tao matapos itong mamatay, tinatawag itong incorrupt o incorruptible. Sa Roman Catholicism, pinaniniwalaang may divine intervention na nagaganap kapag ganito ang nagiging status ng bangkay ng isang tao. Kung minsan, tinitingnan ito bilang sign of holiness. Ang ilan nga sa mga katawan ng tao nagkaroon ng ganitong kalagayan, na-canonize o nadeklara pa silang santo o saint. Gaya na lang nina St. John the Russian, St. Nectarius of Aegina, at St. Elizabeth. At syempre, ang medyo pamilyar sa atin na si St. Pio of Pietrelcina, o mas kilala bilang si Padre Pio. Noong nabubuhay pa ang Italian priest na si Padre Pio, nagtamo siya ng mga sugat sa katawan tulad ng mga natamo ni Jesus nang siya'y ipako sa krus. Noong 2008, 40 years after his death on September 23, 1968, in-exhume o hinukay ang kanyang bangkay. Dito nadiskubring hindi pa nabubulok ang kanyang katawan. At hindi lang yan, ayon pa sa mga paring nakasaksi, buhay at tumitibok pa raw ang puso nito. Mula noon, mas dumami ang mga naniniwalang milagroso ang katawan ni Padre Pio. Katunayan, ang incorruptible heart ni Padre Pio dinagsa ng libu-libong devotees ng dalhin ito sa Pilipinas just recently. Ituturing ito na first-class relic o natatanging labi ng isang namatay na santo. Ang natira puso. Sinekreto ng alisin yung puso at sineparate nila. Kaya pagpupunta ka doon sa Italy, sa St. Giovanni Rotondo, makikita mo lang yung kanyang katawan. Hindi makita yung puso, nakaseparate yun. Kaya napaka pinagpala ang Pilipinas na inalaw na dalhin dito yung puso. The longest period ever. Tulad ng kay St. Padre Pio, miraculous nga rin ba ang di nabubulok na katawan ni Lola Ibe ng Capiz? Ipinanganak si Lola Ibe noong 1882 sa Cavite. 15 years old siya nang magsimulang maging deboto ng Holy Rosary. Nakapag-asawa siya at ninirahan sa Pilar, Capiz. Dito siya bumuo ng pamilya at namuhay ng simple kasama ang asawa niyang mga isda. Talagang magandang ano na ni Lola Ibe is yung madasalin. Kahit sa amin, yung malapit sa simbahan. Parati daw sila nag-aaway ng lolo namin, si Lolo Ino. So ang ano na lang daw niya is sa simbahan. Yung makuha lang yung ano niya yung comfort. 86 years old nang bawian ng buhay si Lola Ibe dahil sa sakit ng puso. Normally, nagsisimula agad ang decomposition o pagkabulok ng bangkay 24 to 72 hours matapos itong mamatay. Magkakaroon agad ng discoloration o pangingitim sa balat at magsisimula na ring manigas ang muscles at tendons.
Matapos ang mga ilan pang mga araw at linggo, dito na magsisimulang kumilos at dumami ang mga bakterya at mga insekto na parte ng decomposition process. And roughly after 50 days, mga buto, ngipin at ilang dry skin na lang ang matitira. Pero ang kataka-taka, si Lola Ibe, almost 90 years old na, tanging paninigas at pangingitim lang ng katawan ang nangyari sa bangkay niya. Hindi lamang ito ang nakapagtataka dahil napabalitang nakapagpapagaling at nagmimilagro rin daw si Lola Ibe. May mga kwento pangang bumabangon daw ito pagsapit ng dilim at naglalakad-lakad sa paligid. May nakikita raw kasing lupa at damo sa bandang paanan nito. Posible nga bang hindi mabulok ang isang bangkay after how many years? Is it a miracle or may sagot ang science dyan? Nagmimilagro daw ang hindi nabubulok na bangkay ni Lola Bibe. Noong time na yun, nga, nagdasal ko ako lang mag-isa dyan. Nakita ko, umiyak siya. Nakita ko talaga, pero nasa kabaong pa siya noon. Hindi pa siya nakatayo dito, sa kabaong pa lang. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, Maria Luisa, kailangan ko ng mga tao. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko pa, bakit kailangan ako ng mga tao? Basta sundin mo na lang ako na magdasal ka. Sa gitna ng interview sa isang mga deboto, bigla na lang ito huminto sa pagsasalita. Huwag ka lang kayo magawa ng kasamaan. Ngayon, nakapunta na kayo dito sa akin. Palagi kayong magdadasal. Minuto-minuto. Siya si Maria Luisa. Lagi raw sumasanib sa kanya ang espiritu ni Lola Ibe kapag may mensahe itong gustong iparating. Siya si Maria Luisa. Lagi raw sumasanib sa kanya ang espiritu ni Lola Ibe kapag may mensahe itong gustong iparating. Ang pagsanib sa katawan ni Maria Luisa. Dahil alam ko ang mga tao na wala ng pag-asa sa sarili nila dahil sa ginagawa nilang kasamaan. Milagruan gid man ko ni Lola Ibe. Ina milagruan gid man niya ko ya. Kag sa tung una pagidya akong kamot bala niya, kun labandira ko. Ay, ang plantsa kag ang laba. Nakardyak ang asawa ko. As in nawalan siya ng malay. Wala talaga. Within 30 minutes. Sumigaw ako. Lola Ibe, Lola Ibe, buhayin niyo po ang asawa ko. Ano ba? Ang isa ka katanungan sa sarili ninyo kung hindi totoo yung nangyayari sa buhay ko. Ayon kay Maria Luisa, nakipagkasundo raw sa kanya si Lola Ibe para gamitin ang katawan niya sa paggagamot. So from 1939 hanggang ngayon, ganun pa rin yung ano niya, na hindi siya naagnas. Tapos siyempre nagwa-wonder ka kung bakit yung marami pa rin tao na pumunta dito. Hindi lang dito lang sa Kasanayan, hindi lang sa Kapis, kundi taga Negros, taga Mindanao, taga Luzon, yung ibang ibang bansa pa. Ang mga testimonya at misteryosong pangyaring ito, kasama na ang hindi pagkabulok ng bangkay ni Lola, pinaniniwalaan ng mga deboto na sapat ng basihan
para ituring na santo si Lola Ibe. Pero ayon sa Roman Catholic Church, mahaba raw ang prosesong kailangan pagdaanan ng ganitong kaso. Kung science ang tatanungin, may tatlong dahilan para hindi mabulok agad ang isang bangkay. Una ay natural cause, o dahil sa temperature at klima ng lugar na kinilalagyan ng bangkay. Kapag mas malamig, mas matagal itong mabubulok. Ikalawa ay artificial cause, o dahil sa paraan o maayos na pagsasagawa ng embalming o pag-e-embalsa mo sa bangkay. At pangatlo naman ay supernatural cause, o sadyang himala lang talaga kaya't hindi nabubulok agad ang bangkay. On examination, nakita namin na meron siyang signs of previous embalming process, no. So na-embalm siya. Nag-conduct din kami ng examination ng kung saan siya inilibing, no. Tabing dagat ito, bundok siya, sloping, at puro bato diyan, sandy dito, mainit yung sa araw ay mainit 'yon, at balita namin ay sometimes daw pagka high tide ay umaabot doon sa area na libingan yung salt water, no. Alam natin na preservative ang salt water, no, ginagamit yan sa ano. So that contributed maybe doon sa mummification at saka yung intense heat doon sa area. Kung anumang hiwaga ang mga ito, may sagot man dito ang siyensya wala. Mahalaga pa rin ang paggalang natin sa paniniwala ng iba, di ba mga kaha?